Exciting time ang pagiging buntis, ngunit kaakibat nito ang maraming dapat iwasan. Kailangan mo kasi konsiderahin ang baby sa iyong sinapupunan. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga gamot at mga inumin na hindi pwede para sa mga pregnant. Ang aming listahan ay ayon sa mga doktor at batay sa mga pag-aaral. Ako mismo ay isang nurse, kaya mayroon tayong kaalaman dito. Let's start! Mga bawal na gamot sa mga buntis. Pagdating sa mga gamot, ang pinakamabuti ay magpakonsulta muna sa doktor kung kailangan mong uminom sa kahit na anong sakit. Iba-iba kasi ang epekto nito sa ina at sanggol. Unahin nating pag-usapan ang mga pinaka-common na gamot. Ang paracetamol na gamot sa lagnat o pananakit ng katawan. Ito ay pwede po sa mga buntis. Ang mga antibiotics gaya ng amoxicillin, clindamycin, erythromycin ay safe para sa mga buntis. Ibuprofen. Ito yung mga gamot para sa pananakit ng katawan. Hindi ito safe sa buntis, lalo na sa unang 3 buwan. Mefenamic acid. Isang gamot para sa sakit. Hindi advisable na inumin ito ng mga buntis, lalo sa last trimester. Ambroxol. Isang gamot para sa mga plema at sakit sa baga. Hindi ito safe inumin ng mga buntis sa unang 3 buwan. Carbocysteine. Isang gamot para pampaluwang ng hinga. Wala pang pag-aaral kung safe ito sa mga buntis, kaya mas mainam na huwag uminom nito. Narito pa ang mga gamot na hindi dapat inumin ng mga buntis. Tandaan lamang na ang mga ito ay generic name at hindi brand name. Contraceptive pill. Mga pampababa ng kolesterol gaya ng simvastatin at iba pang mga statin. Mga gamot sa cancer gaya ng methotrexate. Mga antibiotics gaya ng chloramphenicol, doxycycline at iba pang mga cycline. Mga gamot laban sa TB o vitamins sa baga, gaya ng isoniazid. Mga gamot sa high blood, gaya ng captopril at iba pang mga pril. Mga gamot sa seizures o kumbulsyon, gaya ng valproic acid, carbamazepine. Mga gamot sa matinding sakit o kirot, gaya ng morphine. Mga gamot sa goiter o anumang problema sa thyroid, gaya ng iodine, vitamin A. Pag-usapan naman natin kung safe nga ba magpabakuna ang mga buntis. Bakuna para sa kumakalat na sakit ngayon? Ayon sa mga doktor, safe ito sa mga buntis. Dagdag pa nga nila, importanteng-importante daw ang bakuna laban sa kumakalat na sakit ngayon. Mainam ito para maging protektado ka at syempre pati na rin si baby. Lalo at patuloy pa rin dumadami ang nagkakaroon ng sakit na ito. Kung hindi ka sigurado kung safe ba ang gamot para sa buntis, basahin ang papel na kasama ng gamot. Dahil nakalagay dito kung safe ito o hindi sa pregnant. Pwede ring pumunta o tumawag sa iyong doktor. Tandaan din ang dosage o yung dami at dalas ng inom. Hindi maganda ang susobra ang dosage at frequency ng pag-inom. Dapat, kung ano yung nareseta ng doktor, iyon ang iyong gagawin at susundin. Huwag mag-alala, dahil maraming iba't ibang klaseng gamot at halos lahat ng sakit na pwedeng magkaroon ng buntis ay mayroong gamot na pupwede at safe para sa mga nagdadalang tao. Pag-usapan naman natin ang mga inumin na hindi pala pwede sa mga buntis. Dahil ito ay maaaring makaapekto kay baby. Kape. Kung ikaw ay mahilig sa kape, itigil mo muna ito habang buntis. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang caffeine na taglay ng kape ay nakakasama sa baby. Ang advice ng mga OB ay huwag muna uminom ng kape, lalo na sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Magiging mahirap ito sa mga sanay sa kape sa umaga, ngunit
itigil mo muna para kay baby. Soft drinks. Isa pa ang soft drinks na nakakaginhawang inumin lalo kapag mainit ang panahon. Ngunit, hindi advisable para sa mga buntis ang uminom ng soft drinks. Dahil ito ay nagtataglay ng quinine na hindi nakakabuti sa isang sanggol. Nagtataglay din ng caffeine ng soft drinks. Fresh fruit juice na lang ang iyong inumin para maging safe at mas healthy pa si baby. Alcohol. Alam na naman siguro ito ng lahat na bawal ang kahit patak ng alak para sa mga buntis. Ang iba kasi ay iniisip na pwede dahil kaunti lang ang iinumin. Ngunit ang kaunti na iyon ay maaaring sobra kay baby. Nakakabahala ang epekto ng alcohol sa mga baby sa sinapupunan dahil maaari itong magdulot ng depekto sa bata, mahinang brain development, at marami pang iba. Kaya, totally, say no to alcohol if you are pregnant. Iced tea. Ito ang madalas inumin natin sa fast food kapag hindi tayo mahilig sa soft drinks, diba? Pero sa mga buntis, mas maganda kung magtubig na lang muna kayo, kung walang ibang choice. Alam mo ba na nagtataglay ng maraming caffeine ang mga iced tea? Just like coffee. So much better kung hindi muna uminom nito. Green tea. Napakasarap ng tsaa na ito lalo sa malamig na umaga. At kilala ito bilang isang safe at healthy na tea o inumin. Ngunit kung ikaw ay nagdadalang tao, mas maganda kung itigil mo muna ang pag-inom ng green tea. Kasi just like the iced tea and coffee, taglay nito ang caffeine na hindi maganda sa baby sa iyong sinapupunan. Turmeric. Ang napakasustansyang turmeric tea ay maraming benepisyo sa ating katawan. Ngunit para sa mga buntis, ay iwasan muna ito. Ang turmeric tea kasi ay maaaring makaapekto sa baby sa sinapupunan. Ang pag-inom kasi ng turmeric tea habang buntis ay maaaring magdulot ng contractions o paghilab. At maaari kang manganak ng mas maaga o wala sa oras. Uminom ng 10 glasses of water per day. Napaka-importanteng paalala lamang para sa mga buntis. Kailangan mong uminom ng 10 basong tubig kada araw. Bakit? Since buntis ka, mas madaming dapat inumin mo kaysa dati. Dahil dalawa na kayong nangangailangan ng tubig. Nakakatulong ang tubig upang maayos na mabuo ang amniotic fluid. Nakakapag-produce ng extra blood. To build new tissues. To carry nutrients. Nakakatulong magpa-enhance ng digestion at na-flush out ang wastes and toxins. Sadyang marami pala talagang bawal sa mga nagdadalang tao, di ba? Isipin mo na lang na dalawa ang katawan na iniingatan mo. At ang isa ay napaka-delicate kaya dapat talagang alagaan at mag-ingat. Tandaan, bago uminom ng kahit na anong gamot, even supplements pa yan, o kahit na anong iinumin, make sure na safe ito sa buntis. Kung hindi ka sigurado, ang best way para malaman ito ay ang pagtatanong sa iyong doktor. Sana ay nakatulong kami sa iyo and we pray for your safe and healthy pregnancy. Maraming salamat sa iyong pananood. And if you like our video, please hit the subscribe button. Thank you for watching!